So, ito na ang ating finished product. Chicken adobo sa gata with curry powder. Hello everyone! Ngayon, magluluto ako ng adobo sa gata. Kailangan natin ng manok. Ang pinili ko is wing part, 1 kilo. Sibuyas, bawang at saka luya. Paminta. Konting mantika para panggisa natin. Lalagyan ko ng curry. Laurel leaves. Magic sarap, coconut milk, suka. So, ito lang kailangan natin. Ang ginawa ko na sa chicken is minarinate ko na. Ilagyan ko siya ng garlic, 1 tablespoon ng asukal at saka 3 tablespoon na toyo. Ang suka natin is 3 tablespoon din. Kung ano ang sukat ng toyo, ganun din ang suka. So, yan lang lahat. Samahan niyo ako guys at atin ang lulutuin. Painitin natin ang kawali, then igigisa natin yung bawang, sibuyas at saka luya. Ang gagawin natin dito is para ka lang nag-adobo, pero ang ilalagay natin sabaw ng konti is coconut milk, tapos lalagyan natin ng curry powder. Yan ang gagawin natin ngayon. Hintayin natin uminit ang pan. Mainit na, lalagyan natin ng mantika, konti. Konti lang kasi may gata tayo eh. Ilalagay natin yung luya. Para lumabas talaga yung atas niya. And then sibuyas. Bawang, at ilagay na natin ang ating marinated chicken. Hintayin natin mag-brown ng konti yung meat. Then, tsaka natin ihahalo yung marinated sauce. Tapos, ilalagay natin yung laurel leaf. Lagyan natin ng paminta. Ilalagay na natin yung marinated sauce. Yan. Haluin natin. Tapos, lalagay na natin yung suka. Kung gaano kadami ang toyo, yun rin yung suka. So, konting suka lang kasi maglalagay ko ng gata. So, hayaan muna natin yan na sumingaw yung suka. Huwag nating haluin. A few moments later. So, haluin ko na, guys. Ayan na. Maglalagay pala ako nito mamaya ng secret ingredients ko. So, abangan nyo kung anong secret na pang pasarap nito, guys. So, hintayin natin yan siyang matuyo bago natin ilalagay yung gata. Takpan natin. Babalikan natin yan mamaya mga 5 minutes. A few moments later. Ito ang kailangan nating ma-achieve, yung wala ng sabaw.
Then it's time for us to put the coconut milk. And then, lalagyan natin ng magic sarap. Isang magic sarap kasi isang kilo naman ito eh. Tapos, lagyan natin ng ground pepper. Tapos, ipakita ko na sa inyo kung ano ang secret ingredients ko. So, tada! Cumin. So, kailangan natin lagyan ito para mas masarap. Mapapaangat niya yung lasa. 1 teaspoon lang. Tapos, ilagay natin ang curry. Yan. Timplahan na natin. Ang panimpla ko ngayon is fish sauce. So, takpan natin. Hintayin natin ang mga 15 to 10 minutes. So, i-check-check na lang natin yan mamaya. Hanggang mag-reduce yung sauce niya. A few moments later. Dadagdagan ko ngayon ng siling labuyo yan na pinatuyo. So, this is optional. Mahilig kami sa maanghang. So, lalagyan ko. Sa mga hindi naman mahilig sa maanghang, huwag nang lagyan. Then, haluin natin. Titikman ko. So, the taste is perfect. Hintayin na lang natin na mag-reduce ang sauce niya. So, takpan natin. 3,000 years later. Umaamoy nyo lang talaga dito, guys. Naamoy yung curry powder at saka yung cumin. Kita nyo yan, oh. Halos pamamantika na. Kung gusto nyo nang may sabaw ng konti, pwede na to. Pero kung gusto nyo oil lang, na lang talaga ang natitira, so papakuluan pa natin. Ako, i-reduce ko muna to ng konti pa. Kapag nagluto kayo guys, huwag tipirin. Kasi maiiba talaga ang lasa kapag tinitipid mo. So wait na lang natin yan ng mga 1 minute na lang. Okay na to guys. Kita nyo yan guys. Oh. Yung non-stick pan ko kasi na ano na. Tagal na kasi to guys. So this is up. And this is good to go. Off ko na. So, yan na guys. So, eto na ang ating finished product. Chicken adobo sa gata with curry powder. So, I hope you like my video. Thank you for watching. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe na kayo para ma-update kayo kapag mayroon akong bagong upload. Bye!